Ngayong araw ay kwentong mag-ex ha, ang ating nasusubaybayan mula sa well, kina Kyosu at Jaja. And ang naging reason nga ng kanilang hiwalayan ay dahil sa mga nagpatong-patong na insecurities ni Kyosu at pagiging magkaiba ng mundo nila ni Jaja. Kaya naman, paano nga ba maiiwasan ang ganitong pangyayari, Lorraine? Ang hirap talaga pag tiga Mars ka, no? Wow! Oo, nasa yun? Earth siya, tapos nasa Mars. Ganong kalayo ang ano, difference. Oo, oh, yes. Parang nasa ibang bansa. Iba yung bakla. Oh, oh. Mahirap yun ah. Mahirap talaga. Oo, oh, oh. Kaya maganda talaga, bago nyo simulan yung isang relasyon, bago nyo pasukin yung isang relasyon, pag-isipan nyo ng maraming beses. Tama. Kung mapaninindigan nyo ba, o baka dulo-dulo, magkasakitan lang kayo. Or kung sa una pa lang, feeling mo hindi mo na pala kayang gampanan yung ganito na role, oh, wag na lang. Mas magandang i-end na natin kesa patagalin pa patagalin to, tapos pa. Mas masakit pa. Totoo, totoo. At saka alam mo, isa ding maganda kung halimbawa nga nandun na kayo sa ganung relasyon, di ba? Communication talaga. Tama. Kumbaga, hindi ko naman sinasabing mag-level down or mag-level up kung sino man sa kanila. Pero maganda kasi nagbibigayan sila. Kung for example, ito lang yung afford ni guy. True. May mga times na i-appreciate ni girl yung mga ganon. Or may mga times na kumbaga, unti-unti, si girl, papasukin mo siya sa mundo mo. Si guy, papasukin mo siya sa mundo nyo. Tama. Kasi alam mo yung iba dyan, na mga ganun na relationships. Oo. Kung hindi nila mabigay through gifts, ganyan, nagko-compensate sila eh. May yes. mga compensation na ginagawa. Lulutuan siya, gagawan siya ng mga letters. Yung katulad ng ginagawa ni Kyosu. True. Yung mga ganun. Maraming ibang ways para iparamdam mo na mahal mo yung tao. Hindi lang sa kung gaano kamahal yung iniregalo mo. Tama. Kung branded ba yan, di ba? At saka, nakita naman natin ang babagets pa nila eh. True. Mga estudyante. Di True. Ba? Pag mga ganyang level pa lang ng estado natin sa buhay, wala pa talaga tayong masyadong ma-i-offer. Kasi nga syempre, estudyante, Tama. Nag-aaral pa lang yung tayo. Yung budget natin na pupunta sa mga projects. Diyos ko, yes. alam mo, napakamahal na ngayon magpa-project tayo, mga totoo, ganyan. Totoo. So talagang, kung ikaw yung partner, talagang kailangan mo talagang super duper intindihin mo talaga na hindi pa talaga para sa akin yung budget. Para pa talaga, para sa pag-build pa lang ng future niya. Kaya ngayon mga magulang natin, di ba, ang mas madalas na sinasabi na mag-aral ka muna, mag-focus Tama. Ka muna sa pag-aaral din pagkatapos mo, doon pwede ka na pumasok sa isang relasyon. Kasi, Tama. Meron ka ng kapasidad, di Oo. Ba? Pero syempre, hindi naman natin nila lahat. May mga iba talaga na na-fall talaga sila sa mga, True. Sa mga, kahit estudyante pa lang. Kahit estudyante pa lang, di ba? At saka hindi rin natin masisisi si Jaja. Syempre, mm-hmm. ganun siya, ganun yung lifestyle niya. Hindi oh, natin, yes. Hindi naman natin pwedeng ipa-adjust siya na, hindi, kailangan mong mag-settle sa ganito kasi yan lang naman kaya nila. Hindi, may mga ganun talaga na, pwede pa rin naman, yun pa rin ang expectation niya. Sadyang, baka hindi oh. lang sila compatible oh, oh. pagdating doon. Kasi yun yung kinalakihan niya. Tama. Pero ito si Guy, pwede niyang gamitin motivation yun na, ay, pabubutihan ko sa buhay. True. Gawin niyang inspirasyon kung ano man yung estado nung ni Jaja, diba? Pero ito, minsan, nafe-feel natin yung pressure, diba? Dahil need natin na laging magbigay ng mga material things for our partner. Kailangan ba talaga regularly na magbibigay ng... Alam mo na, pag monthly or anniversary ng gift, yung mag-jowa. Ikaw ba? Sa tingin mo, required ba yun, Lorraine? Feeling ko, kapag ka, naumpisahan mo na sa isang relationship na magbigay ng monthly gift, okay. parang nagiging, ano na siya, nagiging chore na siya. Parang, ay, monthly ay, lang, kailangan okay. ko nang magbigay. Parang ang hirap niya kasing responsibility pag naumpisahan mo na. Pero for me talaga, personally, hindi ko naman kailangan ng gift every month. Parang okay na ako sa, kung, ano man yung nangyayari, parang gano'n. Okay. Ako, feeling ko yung pag-monthly, okay lang na kahit ano. Na kahit wala. Kahit wala, kahit, minsan kahit di kayo magbatian pa nga eh. True. Pero ang importante, di ba yung anniversary, pag yun na nakalimutan mo, talaga. Umbaga na. Tama, kita mo, laki na bibig ko. Grabe ka. Ganon. For the ano, talak pala. Totoo. Hindi naman. Pero kasi, well, again, iba-iba tayo. Ito, Tama. Opinion lang natin. Sa akin, kung hindi masyadong ano yung monthly, ganyan. Sa iba, meron din naman talagang value big deal talaga yun. So, iba-iba tayo. And for me, yung pagre-regalo ng material na bagay, hindi naman siya required talaga. Pero
agad yung point na sinabi mo ha, kasi minsan, kapag nasimulan mo na, baka pag hindi ka nagbigay, baka sabihin, ay, nababawasan ang love sa akin. Siyempre naman. Oo, kasi mali mo, ano niya yun, love language na pag-usapan natin. Sabi nga ni Meme, dapat alamin din yung ano, yung love language. Baka kasi yun yung love language niya, diba? Oo, kasi mali mo, yun yung nakasanayan niya na, love mo ako pag binigyan mo ko ng ganito. Iba-iba talaga tayo. Tama, pero ito na nga. Yes, diba, Ate Ana? Ang ganda mo today, ha? Nabanggit naman ni Meme Vice na minsan sa relationship, mahirap i-communicate ang mga nararamdaman ng isang tao sa kanyang partner. Paano ba mag-open up yung isang tao sa mga bagay na ganito? Oh, nalito ako sa tanong. Paki-rephrase. Paano mag-express? Depende kasi yan eh, kung anong personality meron ka, di ba? Kung ang personality mo very vocal ka sa nararamdaman mo, madali na lang sa'yo. Pero kasi kapag nasa relationship ka, sobrang importante yung may open communication kasi hindi mo kailang, ang hirap para sa isang partner na huhulaan kung ano ba yung nararamdaman mo talaga. Di ba? So kung meron kang hindi nagugustuhan sa relasyon, sabihin mo, hindi yung pahuhulain mo siya tapos dulo-dulo magagalit ka tas yung partner mo hindi naman din alam, 'di ba? Pero ano yan eh, dalawang bagay, dapat you are also sensitive kung ano na bang meron sa inyo. Kasi 'di ba minsan hindi naman kailangan sabihin. Minsan may mga ganun naman din mo. Tayo. Kaya kailangan sensitive ka rin and marunong kang makipag-communicate, 'di ba? Yes, iyan ang tinatawag na non-verbal communication. Yes. So, at saka diyan papasok yung kaya nga ang relasyon hindi lang talaga isang taong nagtatrabaho dyan, kayong dalawa kung gusto nyo talaga na mas tumagal pa. At speaking of yung hindi kailangan sabihin, minsan napapansin mo yan sa body language eh. Pag gumagano ka na. Oo, pag gumagano, ay hindi to okay. Parang may something. So mapapansin mo talaga sa kilos. Lalo na yan, partner mo yan eh. Kilala mo yan, di ba? Malalaman mo kung ano ang mga signs na nilalabas sa kanyang body language. Go! Ayan. Ay, aminado ang dalawa ha, Lorraine, kanina na mahal pa nila ang isa't isa. Oo nga. Oh, may plot twist. Mahal yung pa nila dulo. At pinipili nila ang isa't isa. Kaya naman, paano ninyo masasabi na pwede pang makipagbalikan ang mag-ex kung hindi naman usapang third party ang hiwalayan? Ay, paano nga ba? Minsan kasi may mga naghihiwalay dahil sa ngayon hindi pa sila compatible. Minsan kailangan pa nilang mag-grow. Oo. Minsan, ay, masyado pa pala akong immature para sa ganito. Lahat na lang ng bagay pinagsasalosan ko. Lahat na lang nagiging big deal sa akin. Baka kailangan mo munang mag-mature. Baka kailangan mo pang pag-isipan na mabuti lahat ng ginagawa mo. Mag-focus muna sa sarili. And then, saka magong. Ay, saka mabalikan. Magkabalikan. Oo. Totoo. Kasi yung iba nga, naghihiwalay sila dahil, kumbaga, masyado pang bata yung pag-iisip nila sa relasyon. Kumbaga, hindi pa hinog. Kumbaga, no. Ay, gusto yung manga. Yung manga. Nasaan ang alamang? Charot lang. Hindi, di ba ganon? Kaya mas pinipili nila na mag-grow individually. Tama. Tapos may mga nakakabalikan naman din talaga na parang okay, this time ready na tayo. Oo, may kilala akong ganyan. Parang 10 years yung gap ng hiwalayan nila. Talaga? Tapos nung nagkabalikan sila, nagpakasal sila agad. Kasi ganon na yung pagiging ano nila, matured nila. Meant to be. Tama, at ngayon kasal na sila. Hello, kasal, may anak na. May anak perfect na. Talaga, nahulog yung hat ko. Kaya naman, for more usapang breakup stories and love stories, diba? Maki-hangout na with us dito sa SoYou. Yes. And don't forget to follow and subscribe our official social media pages at it's showtime na. Dahil we share this especially. Take two. Dahil, we share this especially for you. Magbabasa tayo ng comments, pero may gusto akong idagdag na tanong, Lorraine. Go. Kasi yung insecurities, di ba, parang it's a human nature, talagang na-experience natin yan. Tama. Paano ba alisin ang insecurity kapag nasa isang relasyon ka, yung partner mo, insecure? Oh my God. Alam mo, may feeling ako na hindi nawawala ang insecurity. Babalik siya, pero hindi lang siya ganun kalakas. Parang onti-onti, may ganun. May pasulpot-sulpot. True. Parang ito 1% siya. Pero may times naman na iba. May days na wala talaga. May ganun. So iba-iba talaga. True. Ako masasabi ko, siguro bago ka pumasok sa isang relasyon, dapat you're sure of you. Ay, you're sure of you? Are you sure of me? I don't know. I'm sure. Come on. Diba? Parang dapat sigurado ka sa sarili mo. Diba? Dapat secured ka. Parang secured gano'n. Ka. Diba? Lalo na yung kasi kanina, diba? Na
isa sa pinaka main reason is nai-insecure, main reasons with S. Yes. Nai-insecure si Guy. Si Guy. Oo. Kay Jaja dahil nga sa lifestyle niya. True. Kasi syempre, gusto man niyang i-provide yun. O, oh, diba? Gusto niyang i-provide yun. Hindi niya magawa kasi nga hindi pa kaya sa ngayon. Pero carry lang naman. Oo, eventually. And again, bata pa sila. Tama. Parang na-excite ako malaman ang susunod na kabanata. Correct. Sa love story. Abangan natin yan, diba? Oh, kaya naman. Ay, totoo!